Hello mga mamis, magandang umaga. So today, magluluto po tayo ng tuna empanada. Yung kailangan natin as yung sliced bread, tinanggalan ko na siya ng gilid. Tapos ayan, century tuna. Yung pinili ko na po yung malaki. So mas maganda po na salain muna natin yung kanyang sabaw. And then nilagyan ko siya ng mayonnaise. Medium size lang yung mayonnaise ko. So, kalahati lang po yung ilalagay natin. Tapos, ayan, lagyan din po natin ng sibuyas para mas masarap. So, hahaluin lang natin siya hanggang sa mahalo na lahat. At isisit aside muna natin. Tapos, yan, magpiprepare po tayo ng dalawang itlog para po mamaya gagamitin po natin yan. So, imimix lang din natin. And then, ayan, lagay natin ng asin at saka yung paminta. Tapos, i-mix natin ulit. So, maghihiwa lang tayo ng cheese para po ilagay natin po yan mamaya sa gitna. So, medyo mahirap lang siya gawin mga mamis. Pero, hindi po kayo magsisisi dahil masarap po talaga siya. Simpleng luto lang siya pero tsak na magugustuhan ng mga anak nyo. So, hihiwain lang natin siya ng pahaba. Pagkatapos, pipiin na natin yung bread. Ayan. Pagkatapos siyang pipiin, pwede na tayo mag-start maglagay ng tuna. So, ayan. Nakikita yung mga mami. So, yung nagamit ko dyan ay isang buong bread. So, ayan. Piniprepare ko na. Tapos, yan yung tuna kanina. Tapos, nilagyan ng cheese sa gitna. Tapos, ipipress siya ng paganyan. So, ayan. Kikita yung mga mami. So, hindi naman po masyadong madiin. Basta, maklose natin yung bread. Okay na yan. At hindi lumabas yung laman. At syempre, sa pagluto mga mami, hindi naman po importante na perfect talaga yung shape o kaya yung itsura ng ating niluluto. Ang importante dyan is yung sustansya at malinis po. I'm feeling good now. I'm feeling good now. Yeah, I'm feeling good and yeah, I'm feeling great. Every time I look around, it's like it's in my face. Yeah, nothing in this world is taking that away. Cause my people are my people, I'm not running in your race. But I run real hard like a track star. Don't gotta run hard just to get far. Cause I work real hard, but then I play harder. That's how I know that I'ma get farther. Ayan, kaikutin na natin sa itlog at saka sa breadcrumb. So, make it sure lang po na talagang mababasa siya ng egg para pagka ilagay natin sa breadcrumbs ay talagang kakapit po yung breadcrumbs. So, ayan, yung mga nalagyan na siya. So, naka 12 pieces lang po ako dyan mga mamis. Pero marami pa pong natitira. So, ayan, pinaid ko na siya. So, aantayin lang natin na mag-brown konti. Tapos, after that, babaliktarin din po natin siya. So, ayan. Pwede din po natin na medyo brownie talaga siya or light. So, depende po sa taste ninyo. For ako, nagluluto po ako ng light at saka medyo brown para may pagpapapilian po yung mga anak ko. So, ayan. Malapit na siyang matapos. I've been making moves like a ninja. I could play it cool like I'm winter. I can make it rain like a cash tsunami. You wanna slip and slide, we can link up. Working all the time, make you duller. Be a student, try to make a dollar. Wanna live life like I'm on vacation, got it. So, ayan na mga mamis, luto na ang ating tuna pie. So, titingnan ko kung magugustuhan ba talaga ng mga anak ko. Kasi, first time ko itong ipapakain sa kanila. So, let's go! Namet? Very steamy inside. Love it! Kung nagustuhan niyo po ang aking sampling recipe, paki-comment down below. And please like, share, and subscribe. Thank you very much. Yan lang po for today. Bye!